Alright, welcome back sa Unang Hilit. Ito, tanong talaga ba masarap ang talaba ng Malolos Bulacan? Walang duda, dahil isang barangay sa Malolos ang nasa negosyo po ng pagtatalaba. Ang proseso ng pag-harvest ng talaba hanggang sa pagbukas nito, yung pagluto nito, ibabahagi sa atin ang ating food explorer na si Chef JR. Kasama natin sa studio, nandito pa rin ako sa Malolos Bulacan, sa Barangay Bagna, kung saan fresh na fresh yung aking banye-banyera ng talaba. At sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman po pwede na hindi tayo makakapagluto ng isang putahe na pwedeng-pwede ninyong gawin sa inyong mga bahay. So gagawa tayo ng oyster gumbo or parang soup na rin siya. So basically, umpisahan lang natin siya with our mantequilla. Yan, napakabilis lang nito, less than 10 minutes. Makakagawa kayo nito, lalong-lalo na pag medyo umay na tayo dun sa usual nating kinakain sa talaba, yung inihaw, hilawin. Yan. So ito yung magandang alternative. And yun nga, napaka-accessible lang ng ingredients. So yan, mantikilya, nilagyan ko ng kaunting harina. Yan. Nantayin lang natin ito mag-brown. And then, saka natin igigisa yung ating sibuyas. At, syempre, yung ating kamatis. Ang maganda lang sa talaba, yun nga, ito yung mga pang mabilisang putahe. Kasi hindi mo siya pwedeng iluto ng matagal kasi titigas. So, ito rin maganda. Kasi ito talagang niluluto. May init, kumbaga. So, may iba kasi sa atin, medyo maselan sa lamang dagat. So ito yung pinakamagandang alternative ng gusto pa rin nating ma-enjoy yung ating talaba. So yan, pag nasongkot siya na natin yung ating sibuyas at kamatis, lalagay na natin yung ating tubig. Or kung meron kayong stock dyan, pwedeng-pwede. So basically, yung harina natin at saka yung mantikilya is pampalapot. So yun yung gagawin natin, antayin nating sumama lahat ng mga nilagay natin dito sa kawali. Mamaya kukuluyan, lalapot. Lagyan lang natin ng kaunting asin, and syempre yung ating okra. So napaka-healthy talaga ng putahing ito. And of course, habang inaantay natin kumulo, papakita ko naman sa inyo kung gaano kadali yung pag-shock or actually pag-tatanggal ng pagtutuklap ng ating oyster. So yan, kadalasan, kailangan bago nyo ito galawin, linisan nyo muna pagkahango. Ito yung makikita natin. Yan, makikita ninyo, maputik pa. Ito yung malinis na. Kung may brush kayo dyan, pwede, labakara. Or kung may net kayong ginagamit sa bahay, pwede nyo siya mismo yung ialog ninyo. So ito yung pinakapwet ng ating oyster. Dito natin siya hahanapan ng pagsisiksikan ng ating kutsilyo. Yan, makikita ninyo. Yan yung parang pinakamalambot na part. Pag naitusok na natin ng ganyan, isang mabilis lang yan. Tsuk! Yun, dali. So sabi nila dito, kung gusto mo daw buo yan, kailangan kayurin mo ng kutsilyo yung taas para maganda pa rin yung forma. So yan. Ganyan lang kasimple. And mag-iingat lang din kayo, of course, maghahawak kayo ng gantong ingredient, make sure na yung kutsilyo ninyo, I would prefer na yung hindi matalim. And of course, kung may tuwalya kayo or kagaya ng gamit ko ngayon na gloves. So yan, ganyan lang kasimple. Saktong-sakto, kompleto na yung ating recados. Ito, kumukulo na. Ito yung sinasabi natin kanina na malapot. Nagpapalapot yung ginawa natin kaninang mantikilya at saka harina. Luto na rin halos yung ating okra. Maganda nga yan, half cook lang din. And ganun kabilis, ilalagay lang natin yung ating talaba. So yung natitirang init na yan, yung meron pa tayong apoy sa ilalim, that would be more than enough para maluto yung ating talaba. And this should be ready for plating. Ayan, ayan, ayan mga kapuso. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin ito titikman. Ayan, oh. Simple. Good morning! Pwede! Napakagandang alternative nito. Yan ha, napakabilis ng ating recipe. Fresh yung ingredients natin. Pero dyan, hindi pa nagtatapos ang ating food adventure kasi ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-harvest at iba pang proseso na involve sa pag-aalaga ng talaba. Abangan lang yan dito sa nag-iisang morning show kung saan laging una ka.
unang hirit